And start recording, mga kalapid, na welcome sa isa na namang reaction video. Syempre, punta tayo dito sa video ni Asyong Daldal. Hiramin natin to at gagawa tayo ng criticism, reaction video, commentary, diba? At kung ano-ano pa. Kasi sa title ng video niya is Totoong Boses ni Jesus na i-record sa Misa noong 1999. Pero question mark yon. Pero tapos may English translation, the true voice of Jesus was heard twice. Yan. So ngayon, papakinggan natin kung totoo ba to at kung saan ang hinuhugutan nila. Kasi unang-una, hindi nga natin alam kung ano itsura ni Jesus Christ. Pagkatapos ngayon, yung boses pa kaya. Diba? Parang mas imposible to. Diba? Ano yung naging basehan nila? Yun yung hahanapin natin ngayon sa video na to. Okay? So, ipe-play natin. Tapos, kayo nang bahala humusga. Hindi tayo Alapura, Luca Vega. Gumagawa tayo ng commentary kasi kanya-kanya tayong paniniwala at opinion pagdating sa religion, 'di ba? Although syempre galing din naman ako sa Katoliko, ito yung paniniwala dati, pero syempre bilang nang naging Christian ano ka or kung ano man ako ngayon, mas na open yung utak ko. Okay? So ngayon dito, titignan natin saan galing, ano yung basehan, 'di ba? Hindi sa sinisiraan ko tong Catholic faith na to, 'di ba? Pero syempre, critical thinking, 'yun yung gagamitin natin. Okay? So i-play natin yung video, tapos pakinggan natin, tapos tignan natin kung ano yung hinuhugutan nila. Okay? So play natin 'to. Father Dave Lee at iba pang mga pari. Sa video, mapansin natin na as ni Father Gerard McGinity ang banal na ostia habang madidinig yung kanyang normal na boses na nagsasalita. Gave it to his disciples. At sa parte naman na ito, mapansin ang naka-zoom in at malikot na camera. At maya-maya ay babagal magsalita yung pari. This. Hindi kaya, kita mo ha, iisipin ko palang kaagad, hindi kaya to scripted. Is my body. Kasi yung camera biglang nag-iba. Dapat naka-focus siya dun sa harap. Gets? Okay, tuloy. Katawan. Is my body. Kasunod nun ay parang ginulat ang kanyang katawan. My body. At dito mo na mapapansin ang pag-iba ng kanyang boses na parang hindi na siya yung kaninang pari. Which will be given up for you. Yun. Yun yung sinasabi nilang nagbago yung boses at yun daw yung totoong boses ni Jesus. Paano nyo nalaman? Paano kung nasa Bible, di ba, sinasabi mag-ingat kayo sa ano? Sa tupa. Lalo na dun sa anak ng tupa. Di ba? Tuloy natin. Now, hindi pa dyan nagtatapos dahil nasundan pa ito. This time, manghawak na ng pari yung cup. Mapansin uli yung biglang paggalaw ng kanyang katawan. At kasunod nun ay ang pagbago uli ng kanyang boses. Of my blood. The blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all so that sins may be forgiven. Ang tanong. Anong basehan na yun nga yung boses ni Jesus Christ? Kung ang totoong itsura nga niya, hindi natin alam. Dahil napatunayan din na yung Shroud of Turin is hindi totoo. Nakuha niyo ba yun, mga kalapid, ha? Tuloy. Edited lamang bang video? Baka naman kinuha lang yung boses sa ibang videos. Pwede. Pwedeng edited. Alam mo naman ang mga tao, ang mga Pilipino, basta may nakitang milagro, ano yan eh, believe na kaagad, diba? Parang halimbawa,
kaya maraming nai-scam, 'di ba? Kasi pinakitaan ng ganito, nag-invest na. So, parang syempre kung ikaw ay nag-iisip bago ka maniwala, 'di ba? Kung ikaw mismo nagbabasa ka ng Bible, hindi mo nga alam kung ano yung itsura ni Jesus eh. Yung pakayang boses niya. Okay, tuloy natin. Tignan natin kung kinuha daw sa iba-ibang mga movies. Movies at pinatong doon sa actual para magbukang tunay. Kaya para masatisfy ang bawat isa sa atin eh, hinagilap ko ang ilan sa mga kilalang movies na iyon. Pero ito ah, wala naman sigurong ano din. Wala ring basehan para kumuha ka ng ano, mga... ang tawag dito, boses ng galing sa movie para ilagay mo dyan. Anong dahilan para sabihin may milagro? Tuloy. At pinagkumpara ito sa video na nakuhanan sa New York. Hinanap ko yung parte kung saan hinati ni Jesus yung tinapay at mababanggit niya yung which will be given up for you. Una, ayon sa palabas na The Jesus Film. This is my body which is given for you. Which will be given up for you. O syempre, hindi yan. At saka syempre, kahit sabihin mo maging kaboses yan, hindi, ewan ko sa inyo. Di ba? Negative yan, syempre. Mapansin na mukhang malabo na kinuha sa palabas nito yung boses dahil hamak na mabilis yung pagkakabigas at kulang yung binigas na word. Oo, tsaka ba't kakukuha sa movie kung alam mong maikukumpara dyan, di ba? Ikalawa, ayon sa palabas na The Bible. Which is given for you. Which will be given up for you. Sa video naman na ito eh ganun din. Mabilis din ang pagkakabigas at kulang din sa word na binanggit. Eh pwede naman yung parang nagbago ng boses eh. Diba? Parang ganito. This is my body. This is my body. Diba pwede naman ganun? This is my body. This is my body. This is my body. This is my buddy. Gets nyo? Ang dami-daming pwedeng mag-ibahin o kaya nagmo-modulate. This is my body. This is my body. This is my body. Ikatlo ayon sa palabas na The Passion of the Christ. Mas lalo imposible yan. Kasi hindi siya Ingles. Tinal kishri. Tilukobihiv. Which will be given up. For you. Sa palabas naman na ito eh, malamang hindi dito kinuha dahil hindi Ingles ang ginamit. Malamang. Now, sa tatlong ating sinalang, walang lumitaw na kapareha sa boses na nakuhanan sa New York. So? Ngunit, sa huling attempt na hanapin yung katugma ng boses, eh may napansin akong something interesting. Ipapakita ko sa inyo. Sa video, meron ko bang napansin similarity sa dalawang eksena? Tinapakan. Di ba nakakapagtaka na parehas lang naka-zoom in, tsaka palang matidinig yung kakaibang boses? Kaya nanap ko ang kaparehas na video sa New York at ito ang nahanap ko. Nanap ko ang kaparehas na video ngunit magkaiba ang camera angle at camera zoom. Yan, kung saan dito matatanaw yung mga pari sa mas malayo. Now, kung sisiyasatin mabuti kapag pinlay yung dalawang video, eh ganito ang lalabas. This is my body. Which will be given up for you. This is my body. Which will be given up for you. At kapag pinlay ng magkasabay yung video, eh ganito ang lalabas. This is my body. Which will be given up for you. And then you will start to wonder na parehas na parehas yung tunog ng dalawang video. Okay. Ito kaya ay isang matibay na ebidensya na hindi siya yun. Pwede naman nag-iba yung boses eh. Diba? De-edited yung video? Ikaw na ang humusga. Bukod dito, paano nga ba dinescribe sa Biblia ang boses ng Diyos? At makikita yan sa Book of Ezekiel. Nasusulat na, "And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory." Now, sinasabi sa Biblia, mahirap yan, patunayan! Na his voice was like a noise of many waters. O sa Tagalog, ang kanyang tinig ay gaya ng lageslas ng maraming tubig. Have you ever wondered ano ang ibig sabihin nun? Ayon kay Reyes, ang tunog ng tubig na iyon ay katulad ng tunog kapag nagtunog ka ng ganito. Shhh! At halos kagaya din ito ng sound of static, yung ganito. Yung sa mga TV,
Now, ito yung something na very interesting. Hindi na ang University of Pennsylvania sa US ay nag-conduct ng study sa mga tunog at napag-alaman nila na ang sounds ay nahati sa dalawang kategorya sa utak ng tao. Merong tunog na mapanganib at merong tunog na hindi mapanganib. At ayon pa sa kanilang pag-aaral na ang sounds of many waters ay nagbibigay ng comfort at peace na it seems na sinasabi nito na do not worry, do not worry. The voice of Jesus is our comfort. The voice of Jesus is our peace. The banishment of worry inside the sound of many waters. Now, balikan natin yung nangyari sa New York. Ang event ay inorganisa ng grupo mula sa Pilipinas at ng iba pang Marian Group at Filipino organization sa US. Ah, Filipino pala, kaya pala. No wonder, mahilig sa miracle. Led by Bibi Nebrida. Si Nebrida ayon sa kanya ay nagkaroon ng pangitain at babala mula sa Mother Mary noong September 21, 1998 pa lang. Naikumpara niya ito sa isang website na Very Clear Vision, something look like a TV screen, kung saan nakita niya ang nakakilabot na mangyayari sa New York. At mula sa visions na ito, in-instruct siya ng Mother Mary na i-organize ang event ng September 11, 1999. Meron ka bang naalala sa date na ito? 911. At kung ang nasa isip mo ay yung nangyari sa Amerika, particular na sa New York, sa Manhattan, eto mama ka. Bagaman hindi lamang sa Manhattan nangyari iyon, ano? Pero isang Manhattan. Now, pansinin ang date. Ito yung mismong date kung saan pumutok ang balita na sinalakay ang Amerika. At ito naman ang date na nangyari ang event na World Marian Peace Regatta. Mapansin mo na pareha September 11 at eksaktong dalawang taon matapos ang miraculous event na di umano nadinig ang boses ng... Ano yun? Parang gusto ni God mamatay yung mga tao na yun sa 911? Dahil sa narinig na boses? Anong connect? Diba? Anong connect? Diyos sa isang misa sa Battery Park sa New York at akalain mo nangyari iyon sa Manhattan din. Pansinin ang pagkakapareho ng date na September 11 at ang coincidence. 'Di ba? Alam ba nung pare na ano na yung mga terorista sasalakayin yung ano, yung Twin Tower? Hindi naman, 'di ba? Tsaka yung Pentagon. Kung nagmimisa sila eh siguro naman sa ibang parte ng mundo may nagmimisa rin. Gets? Pareho ng lugar sa Manhattan. Coincidence nga lang kaya ito? Oh. Ikaw kaasyong ano sa palagay mo? Ayun. So, mga kalapid ah, maniniwala ba kayo? O maniniwala ba kayo? Siyempre, para sa akin, mahirap paniwalaan. Diba? Mahirap paniwalaan na boses yun ni Jesus Christ nung ano, nung na nag-iba yung boses nung pare. Tandaan nyo, pati nga yung mga lumuluha na santo, eh, minsan napepeki kayo. Diba? Maraming nagsabi na nakita na nila si ganito, nakapunta sila sa ganyan, magbago kayo, ganyan-ganyan. Tapos anong ginagawa? Sinasamba yung puno, sinasamba yung mga ganito, may imahe ni Jesus. Eh samantalang hindi naman nila nakita yung itsura ni Jesus. At sino ba nakakausap kay Jesus noon? 'Di ba? Nakasulat, nakatala, pero walang nakarinig. 'Di ba? So medyo malaking ano 'yun, malaking debate 'yan pagdating sa ganyan. So kayo mga kalapida, anong masasabi niyo sa video na 'to? Kumbinsido ba kayo na boses ni Jesus Christ yung na-record noong 1999? Diba? Comment kayo kung ano sa tingin nyo. Kung naniniwala kayo, edi okay lang. Wala namang problema kasi opinion nyo yan. Opinion natin, I respect. Respeto natin. Diba? Pero sa akin, ang opinion ko, hindi. Dahil unang-una, walang nakakita at walang nakarinig pa kay Jesus. Kahit i-describe mo yung water-water na yan. Diba? Okay, so mga kalapida, maraming salamat po at magandang gabi and stop recording.